Bunsong anak na babae ni Bayan Muna Representative Eufemia Culiam at si Jeveline, 22 taong gulang, isang lumad. Isa si Jeveline sa napatay na magkasagupaan ang mga NPA sa San Isidro Marihatag, Surigao del Sur at ang 3rd Special Forces Arrowhead Battalion ng Philippine Army noong Sabado, November 28. Nakuha sa mga rebelde ang 5 matataas na kalibre ng baril. Ayon sa Army Medic ng NPA si Jeveline na nag-aral umano sa mga paaralang sinasabing may kaugnayan sa NPA. Nagpaabot ng pakikiramay ang Army sa pamilya Culiamat. Kinilala nito na may mga usaping kaugnay sa sitwasyon ng mga indigenous peoples o lumad pero hindi solusyon ang armadong pakikibaka. Agad rin nilang nasabihan at inayudahan ng pamilya Culiamat na makuha ang bangkay ni Jeveline. Ako ay nakikiramay sa mga sa pamilya ni Congresswoman Culiamat sa pagkamatay ng kanyang anak, ano? Kaya nga siguro ako ay nanawagan sa grupo ng mga CPP-NPA na itigil na natin itong himagsikan na to kasi para matigil na rin yung patayan. Dahil kung patuloy sila sa kanilang tinatawag na sandatahang himagsikan or armed struggle, ay walang katapusan itong kamatayan ng mga kabataan. Lalo-lalo na yung mga naguguyo nila na sumali sa samahan ng NPA. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, itinuring ni Culiamat na isang bayani ng mga lumad at ng bayan ang kanyang bunso. Aniya nirerespeto niya ang piniling landas ng anak na bunsod na rin ng kahirapan at ng pangabusong dinanas umano nilang mga lumad. Kinundena ni Culiamat ang militar dahil ginawa umanong tropeyo ang bangkay ni Jeveline imbis na igalang. Hindi katanggap-tanggap aniya na pinarada ang bangkay ni Jeveline. Itinanggi naman ito ni Lorenzana. Normal naman yung ginagawa ng military ever since na pinapakita natin yung mga namamatay, abo sayap, mga iminilip na imailip. Siguro we will study kung paano natin mapangalagaan naman yung dignidad at saka yung privacy ng mga families. I have directed the AFP to look into how they can treat this yung mga namamatay sa encounter better. Agad ring nakiramay ang makabayan Black sa pamilya Culiamat. Kinundin na nila ang sinapit ni Jeveline at hinikayat ang militar na suriin ang ugat ng armadong kilusan. Bakit ba hanggang sa ngayon, pagkatapos ng mahigit 5 dekada, ay meron pa rin mga mamamayan natin, no, na itinulak na mag-alsa at magdikdik ng armas dahil sa matinding kahirapan, matinding mga exploitation and human rights violations. Totoo siguro yan mga nakaraang panahon, ano? But not today. Our soldiers are behaving properly and we have not heard any complaints about human rights abuses since the president became president. Ayon sa militar, may iba pang kaanak si Culiamat na miyembro umano ng NPA. I think yung kapatid niya, dalawang kapatid yata niya o isang kapatid niya ang nasa NPA. At itong si yung anak niya ay nasa Yes, she's a member of the organizing committee na nag-organize sa mga barangays. Nababahala naman ang Makabayan Block na gamitin ng militar si Jeveline para i-red tag ang Makabayan Block. Pinaghahandaan namin yon dahil palalabasin na naman nila, no, na ito'y sasabihin na naman nila, no, kahit walang basihan na ito nga ay ebidensya na kami raw ay prente ng underground movement. Dahil sa nangyari ngayon na anak pa ng congresswoman na Makabayan yung namatay, eh yung red tagging namin ay may basis na sila ay sumusuporta, yung mga kabayan sinusuportahan nila itong CPP-NPA at saka yung tinatawag na armed struggle ng NPA. Pero ayon sa bayan muna, nililihis lang ng militar ang issue sa tunay na ugat ng rebelyon. Imbis na alamin kung bahagi ba sila o hindi sa CPP-NPA, mas dapat nilang tanuin kung bakit patuloy na umaanib ang ilang mamamayan sa mga rebelde. RG Cruz, ABS-CBN News.